But you have to understand, this is a new generation. Super relate ako dyan. Ganyan mga kabataan ngayon. At sa isa pa, huwag na rin natin i-downplay itong pagkapanalo ni Carlos. Kasi alam mo, Ms. Kasoy, yung mga nagsasabi na Quezon, hindi naman daw overall champion si Carlos. Na kumbaga daw sa academics, nagka-medal lang at ng PE siya. Pero sa top 10, hindi pa rin siya kasama. Alam mo yun, may ganun ba? Talaga? May mga ganun pang banat? Diba? Siguro nga, bago tayo mag-down ng iba, tanungin muna natin yung sarili natin kung ano bang accomplishment nila, diba? Hello everyone! Kumusta kayo dyan, mga ka-beauties and the nerds? Sa show itong si Ember ngayon. Kaya ako muna magiging guest host nyo sa show na ito. Okay ba yun, mga ka-beauties? What are you doing? Uy! Nandiyan ka na pala. Akala ako late ka eh. Kaya atin ito, over ko na itong show. May ganun. Okay, you know what? First of all, I'm here on time. Okay, hindi ako late. You're just too early. Too early ko dyan. Diba nag-set nga ako ng message sa'yo na may appointment ako ngayon after this? Kaya kailangan agahan natin ang taping today. Parang di ko na-receive yun ah. But ha, very funny. That's not how it works here. Whatever. Oh, about simulan na natin para matapos na to. Okay, ganito na lang. Sige. Pero tika muna, di ba mamaya pa yung segment natin? Kasi meron nga akong nerd react segment mo na ngayon, di ba? So, mamaya gagawin natin yung Beauty and the Nerd segment. Or, we can do the Beauty and the Nerd segment first, then after nun, saka natin gawin itong segment mo. Everybody happy? Wait, parang... Okay, ganito lang. How about join me dun sa Nerd Reacts ngayon, and then later, we can do the Beauty and the Nerd. Sounds cool? Okay. Sige. Let's do it para matapos na... Actually, saglit lang naman ito and then we can do the Beauty and the Nerd segment. Okay, Benra? So, okay mga nerds, let's start dito sa ating Two Nerds React. Kasamang ating nerdcaster, guest host, Miss Cass. Hi! So, for the past few days, sinusubaybayan ko yung Olympics nga. And for some reason, ang nagdo-dominate ng feeds ko yung mga drama dito sa gold medalist na si Carlos Yulo at sa family niya. Nasa naman ba yun, Miss Cass? Yes, I'm very late ako dyan. Ganon din kasi sa mga feeds ko, puro repost tungkol sa family nila ang nakikita ko. And that's exactly, mga ka-beauties and ka-nerds, ang bibigyan natin ng reaction today. Pero siguro ikaw muna, Miss Cass, what's your take on that? Okay, yan sa akin eh. It's family matters, kaya di na dapat tayo nakikialam dyan eh. Kasi, problema na nila yan. Kung hindi sila nag-interview sa media, hindi na sana naging showbiz ang buhay nila. Exactly, showbiz talaga. Pareho silang may fault, pero masasolve naman nila yan ang sila lang eh. Lahat naman tayo may kanya-kanyang experience sa buhay at issue na dapat nating unahin. Kaysa makipagmariti sa issue ng ibang tao. Fantastic, Miss Cass. Simple lang. Pero may diin. Diba? Ikaw naman, Ember. Anong reaction mo sa issue na yan? Okay. Well, actually, agree ako dun sa opinion mo. And this is a family matter. So, kaso, ang media at ang social media at ang mga netizens, nakikisaw-saw. Kaya, imbis na nakapokus sila dun sa sports and Olympic issue, tulad ng sabi, naging showbiz tuloy. Diba? So, kaya lang naman lumala ito kasi nga, dahil sa pag-udyot ng mga media at panggagato ng mga netizens, lahat may kanya-kanyang interpretasyon sa bawat post message nitong si Carlo Yulo at sa kapatid ng pamilya niya. Diba? Agree ako dyan, Ember. At isa pa, Miss Cass, mga nerds, nagkakaroon ng kambihan itong mga netizens sa side ni Carlos o sa side ng mother niya. Na akala mo
ganitong issue, sila yung mga consultant expert. Alam mo yun? Bawat reaction nila. Ang issue kasi dito, mga ka-beauties and ka-beauties, yung pagiging judgmental nating mga Pinoy. Lahat nag-judge agad kahit hindi pa naman nila alam ang buong pangyayari. Yes. Diba? Lahat kanya-kanyang kampihan agad na para bang mga tumataya sa manok nila yung pinagsasabong yung dalawang panig. Alam mo yun? Once kasi na kumampi ka sa isa sa kanila, automatically ginudge mo na yung kabilang panig yan. Diba? In-assume mo na agad na mali yung kabilang panig, mali yung ganagawa nila, at yung side mo yung tama. Yung mga kumakampi dito kay Nanay Angelica, syempre, karamihan sa kanila, mga nanay din, at mga conservative thinking. But you have to understand, this is a new generation. And I'm sure, ang mga anak nyo, anak ko, ganun din, mga anak mo, siguro ganun din, katulad na rin mga ugali ni Carlos ngayon. Super relate ako dyan, ganyan mga kabataan ngayon. Ito, so wala daw utang ng loob itong si Carlos dahil ang lahat ng tinatamasan niya daw ay isa dahil sa pagpapalaki ng magulang niya. And then, may kung ano na pa sila mga side comments tungkol sa mga post ni Carlos about eating lobster, kasama ng girlfriend niya. Lahat talagang sinusundan nila mga bawat galaw ni Carlos na para bang mga paparazzi. Alam mo yun? So, makikita mo talaga dito yung judgmental mindset ng mga Pinoy. Na lahat nasisilip sa kung anong nakikita nila physically dun sa tao. Pati mga pananamit at galaw. But here's the thing. Kung ikaw, ang parent, why would you blame your kids on their decision as they grow older? Diba? First thing first, the reason they get into that decision is because of what they learn from their upbringing. What they learn from you. Which means, as a parent, you are partly responsible kung paano sila lumaki in the first place. Ikaw ako dyan, Ember. Diba? Ikaw yung nagpalaki. Yes. Make sense? Diba? So, ang banat naman ng kabilang kampo, mukhang pera daw itong si Nanay Angelica. Tapos kung ano-ano din mga side comments nila, na pati ng nanay ni Angelica na nakikita yung relo niya na suot niya, ang mahal-mahal doon ng relo na yun. So, andun din yung mga judgment ng mga tao based dun sa nakikita nila dun sa picture. Diba? So, both sides merong judgmental kagad. So, yun ang problema. And here's the thing, mga ka-nerds. We have no idea kung yung mga suot ni Aling ano, galing nga sa pera ni Carlos. Malay mo, nagsisikip na talaga. Isa pa, what's wrong naman kung nagbawas siya ng konti sa pera ni Carlos, diba? I think she deserve it. What do you think? I agree 100%. So, yun. So, in other words, hindi na natin dapat pakalaman. Tulad yes. ng sabi ni Ms. Katz. Buhay na nila yan. Sabi nga ni Ms. Katz, pareho silang may fault kung hindi lumabas ang issue. Pero, labas na tayo doon, di ba? Well, actually, in my opinion, this is the case na there's no right or wrong. Yes. Di ba? It's the way it is. We have no right to judge them on their decision. Di ba? In action, kung naglabas ng sama ng loob sinali sa media, it's not wrong. Walang masama doon, based on her circumstances. Kung sumagot naman sa social media si Carlos dito, he's not wrong. He has the right to do that based on his yes. circumstances. Diba? It's just the way it is. Like I said, they have both valid reasons. They have respective actions based on their circumstance. Ang labas na tayo doon. Who are we to judge kung ano yung maging action nila? Diba? So, ganito kasi yun eh. Sabi nga ni Ms. Cass, lahat tayo may iba't ibang experience sa buhay. And hindi porke yung experience mo ay similar rin na katulad nung sa kanila eh. It doesn't matter na applicable yun sa kanila. Kay Nanay Carlos, kay Nanay Angelica at Carlos. Hindi porke pareho kayo. Diba? Magkakaiba pa rin tayo. So we should stop being judgmental. That's one of the reason kaya hindi tayo nag-uunlad. Lahat tayo, akala mo tama, expert sa buhay ng iba. Alam mo yun, pero sa naliting buhay natin, hindi maayos. Diba? So, just let it stress na lang. Huwag na tayong mag-react sa mga post nila. I-celebrate na lang natin yung gold medal victory exactly. ni Carlos Yulo. Dapat yun naman talagang focus eh. Kasi, di ba, wag na, at sa isa pa, huwag na rin natin i-downplay itong pagkapanalo ni Carlos. Kasi alam mo, Ms. Castro, yung mga nagsasabi na Kesyo, hindi naman daw overall champion si Carlos. Na kumbaga daw sa academics, nagka-medal lang at ng PE siya, pero sa top 10, di pa rin siya kasama. Alam mo yun, may ganun ba? Talaga? May mga ganun pang banat?
Yun, so, di ba, siguro nga, bago tayo mag-down ng iba, tanungin muna natin sa sarili natin kung ano bang accomplishment nila, di ba? Exactly. And even if accomplished ka or not, dapat hindi mo pa rin i-downplay kasi unang-una lahat tayo may mga sacrifice na pinagdaanan at alam natin mga successful para maging successful tayo. Pangarap, so ba't mga maliitin yung naging success ng isang tao? Diba? We all deserves success. Utak pa lang kayong ganyang thinking na hihilahin pa baba yung success ng iba, diba? Tanggalin na natin yan. Yan ang number one na problema sa Pinoy. Magkaisa na tayo. Tayo-tayo rin naman magtutulungan eh. Dapat yes. Para umangat tayo, diba? Discuss. Tama. Wala akong masabi. Pero sabi mo, saglit lang itong segment na to. Pero ang haba ng sinabi mo. Ganun talaga. Kaya nga reacts, diba? Tama naman lahat ng sinabi mo. Mga ka-beauties, tapos na yung issue na yan. Kina Carlos Yulo, let's move on na. So let's move on na sa rin sa ating next segment sa ng Beauty and the Nerd. Kasi may lakad pa ako after this. Okay. Kailangan ko talaga, remind mo yan ha. Okay, alright. Everyone, let's get into our next segment na Beauty and the Nerd.